Kumusta kayo mga kabola? Ito ang inyong Pinoy Sports Unlimited. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol na naman sa isang ex-PBA player na ngayon ay naglalaro din sa MPBL. Pero bago tayo magsimula, pakilike naman ang ating video. At kung bago ka pa lang sa aking channel, eh mag-subscribe ka na rin at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video. Nga pala, ang segment ng ating channel ay tungkol sa buhay ng mga player, kung saan sila nagsimula, kung ano yung mga team na pinaglaruan nila, at kung nasa na sila ngayon. Yan ang aking binabahagi dito sa ating channel. Kaya tara, simulan na natin. Ang player na aking tinutukoy ay walang iba kundi si Leomar Najorda, o mas kilala bilang Leo Najorda. Sino nga ba si Leo Najorda? Si Leo Najorda ay pinanganak noong February 16, 1982 sa lungsod ng Bangui, Ilocos Norte. Siya ay may taas na 6'3" at ang posisyon nito ay small forward. Si Leo Najorda ay unang nakilala sa paglalaro nito sa NCAA para sa koponan ng San Sebastian College, Recoletos de Manila. Ano-ano nga ba ang mga nagawa ni Leo Najorda para sa NCAA? Well, ang kanilang team ay nag-champion noong 2001 at 2002. At noong 2002 naman, si Leo Najorda ay hinirang bilang Finals MVP ng NCAA para sa taon na yun. At noong taong 2003 naman, siya naman ay hinirang bilang Season MVP ng NCAA. Taong 2004, si Leo Najorda ay naglaro na sa PBL para naman sa koponan ng Wellcoat. Dito nga sa Wellcoat, eh maganda rin ang pinakita ng player na ito. Kahit nga rookie siya sa PBL, eh nakipagsabay nito sa mga veteranong player ng PBL. At pagtapos nga ng paglalaro nito sa PBL, si Leo Najorda ay nagdesisyon na sumali sa 2005 PBA draft. At doon nga sa nasabing draft, si Leo Najorda ay hinirang bilang 9th overall pick para sa koponan ng Red Bull Barako. Siya nga ay naglaro ng 5 taon para sa Barako Bull Energy Booster. At dito nga sa nasabing team, eh talagang pinakita din ni Leo Najorda ang kanyang talento sa paglalaro ng basketball. At sa unang taon nga na paglalaro nito sa Red Bull, sila ay nagkampiyon para sa Fiesta Conference ng PBA. Anyway, kung ako ang tatanungin, mayahalin tulad ko ang paglalaro ni Leo Najorda kay Manu Ginobili ng San Antonio Spurs. Dahil nga sa magagandang sidestep moves nito, sa shooting ability, at sa pagiging matalino sa paglalaro. At noong year 2010 naman, si Leo Najorda ay naglaro na para sa Air 21 Express. At ang iba pang team na pinaglaruan nito ay tulad ng Barako Bull Energy Cola, Sunmi Coffee Mixers, Global Port Batang Pier. At ang pinakahuling team na pinaglaruan nito sa PBA ay ang Barako Bull Energy. Noong year 2015 naman, si Leo Najorda ay naglaro na sa ABL para naman sa koponan ng Pacquiao Power Beat Pilipinas Aguilas. At ayon din sa ilang impormasyon na nakalap ko, si Leo Najorda ay nakapaglaro din sa ilang commercial league sa ligang labas. At nung dumating na ang year 2018, si Leo Najorda ay naglaro na sa MPBL para sa koponan ng Davao Occidental Tigers.
At dun nga sa nasabing liga, ay maganda rin ang pinakita ni Najorda. Dito nga sa Davao Occidental, siya ay kasama din sa starting lineup ng nasabing team. At dito nga, ang mga naging kakampi niya ay sina Mark Yee, Bonbon Custodio, Billy Ray Robles, Joseph Terzo, Louis Medalla, Bogs Raymundo, at si Eman Calo. Hanggang sa nadala nga nila ang kanilang team sa conference finals ng MPBL. Pero sila ay nabigo sa Sonoran Knights sapagkat sila ay natalo ng Game 5 ng conference final ng MPBL. At nung dumating naman ang year 2019, si Najorda ay naglaro naman para sa Bataan Risers. Pero nung taon din na yun, siya at ang kanyang kakampi na si Alfonso Gotladera ay na-trade papunta ng Pasig Santa Lucia Realtors bilang kapalit kina Jonathan Ballon, Jan Bautista, at ni Wilson Bartolome. Pero dito sa Pasig Realtors, talagang maganda ang nilalaro ngayon ni Najorda. Dahil nga mas lalong nakakapag-contribute ito sa team. At mas nailalabas niya ang kanyang galing sa paglalaro ng basketball. At ngayong season nga ay hindi rin pinalad ang kanyang team para sa MPBL playoffs. Pero alam ko na si Najorda ay determinado pa rin para sa susunod na MPBL season. Si Najorda ay may tuturing din na isa sa mga humble na player sa MPBL. At doon na nga nagtatapos ang istorya ng isa rin nating kabola na si Najorda. Sana nagustuhan nyo ang ating video ito. Kung kayo ay may mga gustong isuggest na player na ating pag-uusapan, i-komento na yan sa ibaba at aking babasahin ang lahat ng yan. At syempre, pakilike na rin ang ating video at mag-subscribe na rin sa ating channel. Pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga future video natin. Muli ako nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng sumusuporta sa channel na ito. At syempre, nagpapasalamat din ako kay Najorda na nag-shoutout para sa ating channel. Thank you sa Pinoy Sports Unlimited TV. Shoutout na rin sa Jabo Basketball Team. God bless. Maraming salamat sa iyo, kabolang Najorda. At muli po, ito ang inyong Pinoy Sports Unlimited TV.